Nananawagan ng ilang eksperto na pag-aralan muli ang paggamit ng dengue vaccine dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue. Mula Enero, umabot sa 170,000 ang tinamaan ng sakit. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journo, Kayla Makantan. Nanghihina at hinahapo pa si Hanijel matapos madengue. Ang inakala niyang sakit lang ng katawan, dengue na pala. Pero alam nyo bang hindi lahat ng nadedengue ay nilalagnat? Hindi po lahat ng cases ng dengue ay nagkakaroon ng fever. Meron kasi tayong tinatawag na atypical presentations or presentations of dengue that are out of the ordinary. Isa lang si Hanijel sa higit 170,000 na tinamaan ng dengue mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Nakapagtala rin ng higit 500 nasawi ang Department of Health. Suma total, mataas ng 191% ang kaso ng dengue cases ngayong 2022 kumpara noong 2021. Tingin naman ng infectious disease expert na si Dr. Ranjin Solante, late consultation at self-medication ang dahilan kung bakit umaabot sa severe case o di kaya'y pagkamatay ang ilang tinamaan ng dengue. Yung iba, nag-self-medicate na lang until such time na pagdala na sa hospital, naging severe na. So, we discourage people taking mga herbs or anything na not proven yet, no? Because as of now, wala talagang gamot ang dengue. Sabi pa ni Solante, hindi uubra ang paggamit ng herbal medicine dahil wala naman daw talagang gamot sa dengue. Kaya magpatingin na raw agad sa doktor kapag on and off ang lagnat sa loob ng 2 o 3 araw. At ang nakagawi ang fogging ng mga barangay pangontra sa dengue, wa-effect din daw. Dahil ang mga lamok, di naman daw natitipok. Ang mga eksperto really discourage fogging sa mga barangay dahil unang-una, it's just temporary. Palisin mo yung lamok sa isang barangay pero lumilipat yan. No? Ang importante talaga, tanggalin mo yung kung saan namumugad yung mga lamok. Panawagan din ni Dr. Solante sa gobyerno, baka pwedeng i-review ang paggamit ng dengue vaccine. Sa buong Southeast Asia kasi, tayo na lang daw ang walang bakuna laban sa dengue. For me, it's a good vaccine, nasira lang because of mga intriga and controversy at politika, no? Yeah, yeah. Napakasayang kung pwedeng i-review ng Department of Health kung paano ma-available ang bakuna ng dengue, whether it's dengue vaccine or another vaccine, sana matugunan din natin yan. Kung magpapatuloy raw kasi ang pagtaas ng dengue cases sa bansa, hindi malayo magdeklara ng national dengue outbreak. Kaya doble ingat po at stay healthy. Alam naman natin na mahirap at mahal ang magkasakit. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.